Ayun no. Ayun naman pala. What's up sa inyo mga patatas? Syempre guys, so nagbabalik na naman tayo sa panibago video. Syempre, sisimulan natin sa mga shoutout. Shoutout kila Rodmar Castro from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout sa'yo. Thank you palagi mo inaabangan yung uploads natin. Rudolph Luis, iligyan niya sa Civic. No? Presto ay papi. Shoot ko ng mga Civic. Unti-unti na yung in-love sa kanila, no? Shoutout din kay Jeffrey Sikat, tsaka kay The Crusader Shanko. Salamat sa lahat ng nag-comment, salamat sa suporta nyo, and salamat sa panonood, guys, no? So, yun, enjoy yung video, guys. Maganda to, promise. Para tong VTEC, pero Nissan. So, yun, tuloy natin, guys. What is up, Potseros? What's up sa inyo, mga patatas? Andito tayo, guys, sa Golden Terraces, San Jose del Monte, Bulacan. Mamaya magsiswimming tayo, guys. Ayan. De joke lang, pero kasi marami na naghumihingi ng review na ito, guys, pero wala kasi akong nakikita na worthy review. So nakakita tayo ngayon ng B14 Sentra, guys. Ayan. Dilong na dilong. So bihira kayo makakita na ito, guys. Actually, hindi naman bihira kasi usually ang pinapansin mga Honda, Toyota. Pero malalaman natin anong sikreto ni Papi, bakit siya naka-Nissan B14. So ayan, simulan natin, guys. Tignan natin anong sasakay niya. Ayun, so shoutout nga pala, Golden Terraces. Bisita kayo dito, guys, sobrang solido. Napakaganda ng ambience, chill na chill. Tapos very lively yung itsura. So ayun, tuloy natin, guys. Papi, yo, what up? Jojo, tama, Jojo. Jaja pala, Jaja, pucha. Pops, bago lahat, baka gusto mo i-promote ang YouTube channel mo. What's up? Promote ko lang ang aking munting channel sa YouTube, J-Matt Auto Vlog. Idol ko si Papi Rich. Salamat, Pops. I-review rin ako ng mga auto. Nakakasimula lang din. Hinahaluan ko rin ng mga content na karmit-karmit, ganun, vlog-vlog. So, ayan, ito nga yung B14 ko na may unting sikreto. Simulan natin. Bakit? Ito, gustong tanong eh. Bakit ka naka B14? Kasi bihira eh, no? Usually Toyota at Honda. Okay, so, mga 8 years na rin kasi ako nag-auto. So, ang first car ko is Mitsubishi Lancer na pizza. And then, nagkaroon ako ng second car ko, Toyota Big Body na Sprinter din. Naranasan ko na rin mag ESI, BTI, hatchback na PO8, gathers ang loob. So, marami na tayong nasubukan din na auto. Lately ko lang nalaman na, siyempre, medyo underrated talagang Nissan eh, B14. B13, medyo marami nagbubuo talaga. Nine-love talaga ako sa Nissan is yung valve lift system din nila. Parang VTEC din, kumbaga sa Honda. Anong tawag, Papi? VOVVL, variable valve lift. O, parang VTEC na VTEC. VTEC ang ano, katumbas. So, nag-iiba yung tunog, ganun. So, tingit sa alaman ko na meron din palang ganun si Nissan. Tapos way back nung nakakuha ko siya, hindi pa ganun ka in demand, hindi pa ganun ka taas ang value. Nagkaroon din ako ating prediction na baka maubos na rin yung ganun klaseng makina. Kagaya ngayon, wala na rin masyadong dumadating. O, pati yung mukha nito, iba na. Kaya, yun, nauwi ako sa Nissan talaga. Kumbaga, sa lahat na naging auto ko, ito talaga yung pinaka binuo ko talaga na pinormahan talaga. Dati kasi, mga auto na yon as is na nung nakukuha ko, yun na. Ay, hindi mo na pinraject, ganun? Oo, palit-palit na lang mags, palit ang butyo, ganun-ganun na lang. Ito, ano talaga, pinraject na rin halos. Ayun na. Chang, ito, Papi, nakita ko siya ito sa car meet eh, no? Oh, yun. Ay, nakita ko, putyo, ikaw lang yung dilaw eh, no? Tama ba, ikaw lang yung dilaw nun? Yung Supra. Ay, yung Supra. Yung Evo. Pero dilaw kasi, sayang kasi kung mag-gray lang ako or blue pula kasi common na. So gusto ko rin, kulit na yung pagkakapinta, head turner na, kumbaga sa malakas na kulay ka na, kumbaga sa matingkad na kulay na yung inano ko. Tsaka maganda rito, guys, tignan nyo naman yung reflection. Tsaka alam mo naka ano eh. Shoutout kay ano, Doc Chan, siya nagpintura nito. Taga dito rin niya sa amin sa San Jose. Totoo ba na malakas ang aircon ng Nissan? Malakas talaga, kung sa malakas talagang kung galing ka sa lilim, binuksan mo aircon mo 1. Pag lumabas ka sa tirik na araw, hindi na magbabago yung lamig noon. Maliban na lang kung galing ka sa parking lot na SM na tutok na tutok talaga sa iyo yung araw. Syempre, kahit malamig yung buga mo, yung mga panel mo, yung mga ceiling mo, mainit pa rin. Pero yung pinakabuga niya, malamig talaga. Anong taon pala lumabas to, Papi? Bali, 1995 siya. Hindi siya yung pinakamataas na variant nung year niya kasi meron pa to yung Super Touring, Super Saloon, ito, EX. Ano ba tawag sa ganito, Papi, sa B14? Kasi, alam ba, small body, Toyota, big body, gano'n. Anong tawag sa ganito? Siguro talaga, B14 na talaga. Ano face pala nito, Paps? Ba't iba? Pang N15 na Nissan Pulsar. Sa Japan lang din lumabas yun, tsaka sa ibang bansa. Two-door yun na, ano, may lumabas din na wagon. So, ito, pang ano to, pang two-door, BZR. N15 Pulsar BZR. Buong
road, bumper, fender, ilaw, tsaka mga grill. Ayan, iba na. Puro pang pulser na yan. Eh, bakit mo pala napiling iba yun yung face pops? Eh nga, kasi medyo honestly lang, hindi ko rin talaga trip yung itsura ng mukha ng Nissan maliban doon sa ano sa GTS tsaka sa Arianta Super Touring. Eh medyo rare na rin yun. Tsaka gusto ko na rin medyo magkakaiba. So ayan, hinaluan natin ng Pulsar. Kahit para sa iba, medyo hindi wasto. Pero ito nyo naman, maganda naman ang itsura. So main history talaga nitong auto na to, nung nakuha ko siya, naka-engine swap na siya, naka-interior na siya. Ganun din, naka-coilover na. Skip the process na rin ako kasi pandemic nun eh. Plano ko sana. Ah, recently mo lang nakuha to? Pandemic lang. Plano ko sana, kukuha ko ng shell, bubuin ko pa ng from ground up, bili ako mga coilover, mags, ganyan-ganyan, etc. Eh baka so guys, baka hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yun. Baka hanggang ngayon, nasa shop pa rin or kulang-kulang pa kung nailabas ko man. Hindi pa nasasakyan. Oh, ngayon, na-enjoy ko na siya. Konting bits of ano lang talaga. Ito ang nagpasimula sa isa Nissan. Oh, ito. Ito ang una-una kong Nissan. Dito ka na-addict sa Nissan. Oo, oh, dyan talaga. BBL niya. So yung boosted talaga target ko na SR20 death, hindi lang nakachempo nung mga panahon naghahanap. Buti nakuha ko yung may valve lip kasi meron na itong SR20 yung walang valve lip eh, na ano lang. 2 litros lang siya na do. Ito, ano na siya. May valve lip system na siya kaya enjoy talaga. Sobrang enjoy. Ba, pwede makita ang makina. Eh, sige Pops. Silipin natin, ano ba yung tsura na ito? Ay, puso, nakita ko na kasana si Papi. Mamaya sisilipin natin yan. Bagong dating, lahat ang hinahanap po, baby girl, agad dating. Naglalakas loob, gusto ka lang natanungin. Girl, sa'yo lang ang tingin, bakit hindi pa sagalin? Alam ko nang hindi itong maulit, kaya rin sinusulit na minsan nang tama ng alak, ikaw pa ang minahanap. Ayun naman pala. Papi, ang stock na makina is ano? Sa stock niya, sa variant niya is GA13. Yung mga mas mataas na variant pa is GA16 1.6. So ito, GA13 na EFI, DOC EFI. Meron ding mas mababang modelo pa, carb naman siya, carb na 1.3. So sa ano naman yon, sa Nissan na B13 naman yon yung mga carb. Ah, tama, B13. Yun yung kasabayan ng small body, di ba? Sa pagkakaalam ko, pero sa pagkakaalam ko rin, lahat ng lumabas na variant nito is puro mga EFI na, ang GA13. Ikaw nagpa-engine swap, Pops? Hindi na, Pops. Nakuha ko na. In-skip ko na rin yung process na ano. Binili ko siya, naka-engine swap na. Nung nakuha ko to, hindi pa gumagana yung valve lift niya. So, naglagay tayo ng aparato para mag-kick in yung BBL niya. Ito, ito pala yung Neo BBL. Neo is Nissan, Econo. Eh, hindi ko na alam yung una, nakalimutan ko na. Option. Joke lang, di option. Bolt on lang, cold air intake, Grady catch can, oil cooler, yun na oil cooler tayo. Pops, pansin ko tatlo yung electric fan. Oo nga eh. Electric fan, fan, engine fan. So yung isa naman dyan, pang aircon, yung isa pang makina talaga. Dagdag lang din sa condenser ng isa pang fan. Para malamig talaga sa kanya. Yan pala, ito may fuel regulator. Na-adjust natin yung fuel natin. So yun, puro bolt-on pa lang naman siya, wala pang galaw sa internal. Kasi goods naman eh, headers. So ito naman na siya. Nakita ko kanina habang dinadrive mo. Ito guys, i-share ko sa inyo. Ay na po, tsaka akala ko naka-turbo. Ano kwento niyan, Papi? So bali yun yung oil cooler natin, palamig ng langis natin. Kasi future pag track car din siya, para hindi mag-overheat ang langis natin. Akala ko naka-turbo eh. Oh. Nakadaya. Kala nila naka-turbo. Pero dyan talaga pwesto ng oil cooler mo, Paps? Oo, dyan na lang talaga. Actually, may mga mas maliit pa niyan. Pwede mo ilagay dito. Yung iba, di ba, nilalabas nila sa... Oo, nakalabas eh. Lang para medyo malinis lang. Yan lang natin nilagay. Ayun, no. Ito, honestly, ang ganda ng face, no. Maganda yung face niya talaga. Aliw na aliw ako dyan. Ang ganda eh, oh. Hindi siya yung karaniwan kasi, Pops, medyo matulis na ganun, di ba? Liit. So, yan, medyo sporty ang look niya. Ayun, no. Tsaka extended bumper, tama ba, Pops? Oo, so, medyo. Yung dati ba, ano, medyo pango. Medyo pango. Tsaka yung mga fender tsaka hood ng top na Nissan, mukha siyang mas maikli. Ito medyo mas sumaba yung uso niya. Tire set, anong kwento natin? Kaya lang sino ka, sobrang pungay ng mata. Hindi ko na makita kung isa o dalawa. Umiikot paningin kahit saan ko siya daling. Gustong gusto niyang damahin kahit saan pa upuin. Malakas aking dating, di na kailangan tanungin. Pag ikaw ay dinitin, ito talaga pangarap ko ng Mavs, Sparto. Nerno ko na rin siya sa loob, kung makita niyo yung loob mamaya. Sparto rin kasi yung seats, fully blue. So ito, medyo rare yung kinuha kong specs. 16x7, 16x8 yung likod. Parehong 205, 45, 16. Road tires lang yung binili ko para kasi ano ko siya, ginagamit ko talaga siya pang araw-araw. Hindi ako nag-semi slick na ganun kasi. Uupod lang eh. Mayaman kasi yung tropa natin na isa eh. No? So ayan.
Road tires lang muna yung kinabit ko. Kung gusto ko mag-track if ever sa drag or circuit, magpalit na lang siguro ng mas maliit na gulong. Tsaka mag P15s ako na semi-slick. Pero for the meantime, gusto ko kasi yung tindig niya yun. Maganda yung dating niya sa 16. Pops, tanong ko lang, bakit yung rotor disc mo? May butas. Ventilated na siya. Anong kwento niyan? Kasi, ayun, may butas guys. No? Drill lang yan na binarena. Pero safe naman yan. Huwag mo lang itatrack na talagang karera talaga na Kasi hindi naman siya design yung disc niya talaga na ganyan. Binutasan lang. So, kasi yung isa, alam ba, ayun, example. Ayun, ayun, hindi siya butas, no? So ito na para mas makapick lang din. Tsaka nakakahinga yung disc brake mo, hindi siya mabilis mag-overheat. Pagka na-overheat mo naman siya, mababasag. Kaya ganoon. So kung magta-track din ako, mapapalit din ako ng proper na ventilated disc talaga na nabibili na. Kaya for the meantime, yung forma lang muna. Tsaka safe naman daw, sabi nung builder ko. Silipin natin gilid, no? Naka-ano ka ba? Side skirt? Side skirt. Yeah, super touring side skirt naman siya. Super touring. Pang Nissan talaga yan na B14. Hindi siya pang pulsar. Pwede rin yung pang pulsar dyan, wala lang mahanap pa. Stock yan ng super touring. So Pops, dito Neo VVL, ayan. Kasi usually, sa Honda nakalagay dyan, Dock VTEC, eh, no? Dito Neo VVL. Ayun, pero syempre, pag all stock, wala nakalagay. Meron yung iba, gumagawa sila ng DIY nila, no. NO lang, walang E, no VVL. Bakit? Wala silang VVL, alam mo, naka-stock engine lang sila. Ah, okay. Gusto nila magdikit ng ganyan, no VVL ang nilalagay nila, walang VVL kumbaga. Ayun. Ayun, disc brake na rin pala yung likod. Naka-drill din, no? Drill din. Ganda ng pagkaka-blue, eh, no? Pero no, sa seats ni Papi, mamaya makikita natin yan. Ayun, shoutout, J-Mat Auto Vlogs. Napakabait na... Respectable Kyosho Works Racing, Papi Guinness, shoutout sa'yo. Ayun, no? Papi, sa likod, anong kwento sa likod? Ito naman is DIY. DIY lang tong taillight na to. Marami nagtatanong kung para saan, kung US daw ba yan. Dapat ito puti ito eh. Kulay puti. Yung loob. Para sa reverse. Oh, reverse. Pinula ko na lang din para forma racing. Lalagay na lang ako dito ng siguro future sa ng reverse light na puti para hindi nakakalito sa mga ibang driver. Ito kasi sa iba, kulay itim to, yung itong pula na to. Ako pinula ko para magmukha malaki yung ilaw natin. Ito is either white or amber yan. Ito dating white, pinula ko rin. Ito gawa namin to, shoutout sa AirPods ko, siya nag-edit nitong na yan. So wala kang mabibili niyan. VZR, ano meaning ng VZR? Ayun yung face niya, Pulsar VZR. Meron yung isang Pulsar na kadalasang alam ng tao, yung GTIR, yung Baby Godzilla. Pero hindi ito yung variant na yun, sumunod na version. Sa bayan ng Pulsar VZR is EK9. So SR16 naman yun na may BBL. Match na match sila ng gear and specs ng mga panahon na yun. So, magkalaban yun sa Japan. Sa YouTube, marami naman nung mga ganun. Ito nga, gawa namin to, pati yung mga sticker na yan. Ayun, shoutout kay Papi, marunong mag-Photoshop. Malupit mag-Photoshop. Yung mga decals sa mags, lahat ng decals niya, yung Neo BBL. Ito, siya rin gumawa. Siya rin niya, yung Neo BBL. Yung pucha. So, kasi linya rin ng business namin. So, lang natin, yung mga source out lang natin, yung mga... Ito, blast pipe. Dalawang tubo lang yan na Y, tapos may resonator lang yan sa gitna na ganito ka lang. 2.5 inches na piping, ito, yung dalawang tip na to is 3 inches. Para pag pumutok yung BTEC talaga, talaga siya, mihiyaw talaga. Ayun. Papi, interior, gusto makita interior, ano meron? Kasi blue siya yung tema mo eh, no? Si Papi naka-racing seats, so. Kailangan take a two step. Sabay mo ng buga, sip. Yeah, yeah, you know me. One and only. Laging solo, no hands when I ride. Siyempre, hindi na ako sasakay dyan, Pops. Dami mga restriction. Ayun, oh. Ano may ano? Uy, pucha. Blue na. Ito legit na Sparco, dating pula. Binlu para terno sa fabric nung liko. Alcantara fabric siya. So, napaligit check ko na rin siya. Nagyan ko lang na ito kasi medyo masakit sa puwet. Mababa. Mababa rin, no? Matigas. Ito maganda, Pops. Hindi ko napansin. Pucha, naka-roll cage ka pala. Pinag-iisipan ko pang i-Costco Blue or ganyan na lang kasi marami nga nasusurprise. Para lang din, baka kasi masyado nang gumulo yung loob. Kung ikukulablo ko pa tong roll cage na to, baka gumulo na tignan eh. So, yan lang din, carbon shift knob. Ito, stock tong cup holder na to.
Woody stereo, Pioneer. So kung mapapansin ng mga ibang nag-BB14 dyan, kulay black na lahat yung dashboard, carpet, pati yung mga ano natin, ceiling natin na yan. Hindi ko pa ma-research kung saan talaga galing itong mga black na to kasi mukhang wala talagang lumabas. But gray ba't ang ano? Gray siya eh. Oh. Pero pakiwari ko, dati siyang ano, piniturahan ang dating may-ari. Pero malinis naman, hindi naman siya gasgasin. Ganda tignan niya, mga black. Ito pang ano yata talaga to, pang pulsar yata talaga to. Black, black talaga siya. Lagay tayo na itong pakahaba-haba na... Ano yan? Pag-golf car yan actually, pero marami yung magamit niya sa JDM. Ano na siya eh, yung stock ko na rearview mirror, naharangan na nito. Eh, wala na akong makita sa likod. Nakachamba ako sa sarplasan na itong mahaba na to, kinabit ko. Topic kung ano-ano nilalagay sa ano eh. Ay, putya nga ba nga, no? Rearview mirror. Ito pang samantagal lang kasi hindi ko pa namamount talaga eh. So, putya. Pang golf car talaga yan actually. Golf car? Oo, pang golf car. Golf car talaga siya. Doon siya ginagamit. So, ito nabasag ko nung nagdi-DIY ako. Kasi inaano ko, natanggal ako ng acid drain. Medyo nabigatan. Una, maliit lang yan. Maliit lang. 1 inch lang eh, yung mahaba na. Hindi pa napalitan. Kakaano mo yun, Pops eh? Anong tawag saan yun? BBL? Kaka-BBL mo yun. Kakaano eh, no? Luisi Mirage na steering wheels. Ito, medyo pricey itong ano na to, manibela na to. Binili ko lang siya para terno lang din dito sa interior. Kulay blue siya. Blue talaga yan? Blue talaga. Stock siya. Blue? Oh, binili ko siya, blue talaga siya. Kasi Momo prototipo talaga ilalagay ko. Sabi sa akin nung seller, si Paki Auto Parts, si Papi Pocholo. Ito nalagay ko kasi para bagay. Tsaka maraming kasing, hindi naman sa pagano, maraming copy ng prototipo. 12,000 yata bili ko dito sa manibera na to. Papi, tanong ko lang, bakit naka VTEC yung ano mo? RPM. RPM mo. So sakit yan ng ganitong klaseng gauge, pulsar gauge din yan. So bala ko na magpalit ng digital, kaso pumalo na rin yung presyo niya. Ngayon doble na yung presyo niya. Hindi, nawalan ako ng chance na magpalit ng digital. So baka mag white face gauge na lang ako. Eh, ang problema na itong ganitong gauge talaga, yung RPM na yan. Ganyan. Kaka-BBL mo rin yan. Nangayaw na. Ayaw na ka. Pero gumagana, hindi na. Hindi na. Ito na bali ang ano ko, ang RPM ready. Ko, meron ng RPM dyan yan. So ito naman, purpose na ito, kung saan mo isiset yung pag-kick in nung ano mo, ng valve lift mo. Sunroof pala, ano meron dito? Ito, nagsimula na mag-leak sa akin, barado na yata yung mga hose niya sa gilid. May hose kasi sa gilid. So usually may pumapasok talaga na tubig dyan sa mga rubber niyan. Design talaga siyang ganun, tapos may kanal lang siya. Eh hindi mo na ginagamit to? Hindi na muna. Oh, sinaraduhan ko muna ng ticker paikot yung pinaka-rubber niya sa bubong para hindi pasukin ng tubig. So servicean ko rin in the future. Pero ang stock na ito, walang sunroof? Wala, pang Exalta na yan bali. B14 din kasi yung kanon eh. Iba lang yung mga mukha rin ni Exalta, iba ang interior niya. So gano'n na Exalta yung roof natin na yan. Pops, sino sumasakay dito sa likod? Kasi parang ang saya eh. Aso sumasakay dyan. May kapitan eh, pag para nag-ano ka, humataw ka. Kapitan talaga eh, para ka nasa rides. Mamaya, i-drive natin to Pops, pwede ba? Sige Pops. Ano natin, pa-experience natin sa mga viewers natin na goods din ng Nissan guys. Goods din ng Nissan. Pops, tanong ko lang, bakit pala bihira ang nag-Nissan? So yun nga, medyo underrated nga siya. Kala ng marami, walang pyesa, walang ganon. Pero meron naman. Lahat naman may PSA. Pambili, kailangan mo. Pambilihan talaga. No? Oo, pero pura lang din naman. May mga legit seller tayo na matagal na nagsasurplus, nagpaparating dito. Tulad nila sila Sir Ike yan. Kailangan mo lang makilala talaga yung mga legit na nagbebenta ng pyesa. Wala ka ng problema. So yun pala, iniikahit ko kayo mag-Nissan, try nyo rin B14 or B13. So kaso nga lang, ngayon ang mga maganda naming makina is 2 litros talaga. Meron ka kami ng 1.6, yung pang pulsar talaga. Na Neo BBL din. Kaso nga, sinasabi ng mga sensei natin, direct to 2 litros mo na. Kaya yung 4 na displacement, papalakasin mo pa yung 1.6 mo. Ayun na, 2.0 ka na. Kamusta gas consumption na ito? Malakas, hindi ko na binibili. Malakas? Oo, basta pagka lalabas ako, is either malayo or malapit. 500 na agad yan. Pag malapit, may kasama ng harot yun. Oo. Pagka malayo, titipinin mo na yung 500 mo. Ayun lang, kasama na yun sa ano mo eh. Hindi mo na dapat iindahin yun. Oo. Okay guys, sasakay muna tayo ngayon sa B14. Subo natin lakas guys, no? Ay pucha Pops, ang lamig nga! Number 2 yan. Ayan, number 1. Ito ang lamig. Malamig nga sir. Pops, kamusta naman nagda-drive ng ganito? Kasi hindi, syempre, number 1, hindi ka naka stock seats, di ba? Kamusta ayan, naman? Ayan nga, nalagyan ko siya ng tropilo sa ilalim para medyo comfortable siya. Ayaw ko lang sa bucket seat, hindi mo masyado ramdam yung tulin kasi fume siya eh, tapos nakayakap sa'yo.
Salamat ulit. Pinakita mo sa akin yung napakaganda mong Sentra. Yes. Para sa mga gusto bumili ng Sentra, papi, anong ma-advise mo? So, yun. Kung gusto nyo mag B14 or B13 man yan, may YouTube account tayo, may Facebook account din ako. Chat nyo lang ako. Hindi naman tayo madamot. Bigyan ko kayo ng mga tips kung saan kukuha, kung magkano ang presyo, magkano aabutin. Hindi ko isi-secret sa inyo lahat yan. Bibigyan ko kayo ng ano talaga. Guys, try nyo rin mag-Nissan. Goods din ang Nissan. Ako, papi, if ever, ang kasi tinry ko yung posing sa akin, gusto ko sana bigote or B13 eh. B13 yun, marami. Kasi medyo old school yung itsura eh, no? Pero maganda sa B13 ngayon, pumapalo na rin ang presyo niya pag naka-GTS na. Murang B13 pagka hindi busog-lusog, pero medyo may mga presyo rin pagka busog-lusog na rin. Tulad yan kung nakaganitong makina. Marami rin nagkakabit nito sa B13. Iba turbo nilalagay. Marami tayong option, guys. Subscribe na rin pala kayo sa channel ko. Kung gusto niyo talaga ng ganito, may mga videos tayo doon na ano. And do you walk through? May walk through rin doon na solo ko. Ayun, GMAT Auto Vlog, guys. Ayun, shout out ulit. GMAT Auto Vlog. So, ito yung link niya, guys, no? Pang. Pop, salamat ulit. Pinakita mo sa akin yung thank you. B14 mo. Bira lang yung makakita ng ganito, guys, no? So, ayun. Kita-kita tayo sa mga susunod video, guys. Peace out.